Masyado nang umaangat ang ating inang bayan. Sa makabagong panahon, may naniniwala pa ba sa tiyanak? Dito sa barko, iba-iba ang aming bayan na nakagisnan. Tulad ko, laki ako sa lungsod, kaya sa mga TV at pelikula ko lang nalalaman ang tiyanak. Kaya hiningyan ko ng salaysay ang mga kasamahan ko kung anong masasabi nila sa nilalang na ito. Kaya simulan na natin ang istorya. Kung ikaw ay naligaw at bagong padpad sa aking channel, gusto mo ng ganitong usapin na may kinalaman sa kasaysayan, agham, mystery, trivia, at kung minsan kwentuhang anik-anik, ay welcome ka sa Humble Kong Channel. Pakipindot ng subscribe button at kalimbangin ang notification bell para makatanggap ka ng 20 years na swerte sa buhay mo. Subukan mo, and it will works. Kung mapagpalang araw sa inyo mga ka-lods, may bago tayong vlogs sa modernong taon ngayon. Pag-usapan natin ang tiyanak, i-interviewin natin ang mga kasamahan ko dito sa barko. Loloy, ano masasabi mo sa tiyanak? Naniniwala ka ba rito? Tiyanak? Sa panahon ngayon, parang hindi na nakakala yun eh. Then, modern na tayo ngayon eh. Hindi ako naniniwala dyan. Pero nung araw, yung napapanood natin yung sa anak ni Janice. Yun! Wala na pala yun, pero tapos wala na, hindi na ako naniniwala. Hindi ka naniniwala to. Parang ano lang, sa pelikula lang yun. Ikaw, pass ka muna o... Mamaya ako. Sige. Ikaw. Ano nga kuya, yung tanong kuya, pinipali yun. Kung naniniwala ka sa tiyanak, anong masasabi mo rito? Ako kuya nung... Oh, kagaya sa kanya kuya, na nung bata pa kuya, naniniwala ako sa tiyanak kasi ang paniniwala ko sa tiyanak, yan yung mga batang namatay na hindi part na bindisyonan eh. Kaya sila part na ano, nagiging sila tiyanak. Kasi nagiging tiyanak, hindi pwede na part na namatay tapos hindi na bindisyonan. Oo, nabindisyonan sa ating mga tuloy ko kasi nagiging tiyanak. Oo. Oh, okay. Yan yung pagkakalam ko, hindi ka sigurado ha. Ikaw part na lang po, anong masasabi mo sa tiyanak? Tiyanak! Oo. Oh. Sabi nila, ano raw yun eh. Yung mga, yun nga, katulad sabi ni Perry, mga hindi lang siya lang kaya mga pinalaglag. Parang binabalikan yung mga nanay nila, ganyan yung tiyatapo. Ano pagkakalap ko? Pero, kadalasan siya sabi ng tiyanak, masa tissue. Yan, babalikan din tayo niyan. Ikaw, ang masabi mo? Ako hindi ko naniniwala sa tissue. Sabi ni Paring Ivan, nasa tissue. Yung iba naman dyan, nasa banyo naman. Babalikan tayo na. Kaya na, hindi ko nagpapakita eh. Hindi ko nagpapakita eh. Hindi ako naniniwala. Okay. So, boss, niwala ka ba sa tiyanak? Calling angel ba to? Sabi ayan, ayo, si boss, magaling yan tayo. Oo. The best yan si boss eh. Nasa pangalan lang eh. Siya ang nagmumagawa lang sa pelikulang Tagalog. Tiyanak. Anak na galing sa tiyanak. Oh! Ay, ba talaga, boss? Anak na galing sa tiyanak, pinalaglag. Tiyanak, lumalabas. Sa English niyan, ang English niyan, pag i-translate sa English na tiyanak, si Sarian. Magkakanak siguro ni Peggy Galaga to. Yung pala. Iba ka talaga. Tatalino ka talaga po. Ayan mga ka-loads, napakinggan natin ang kanilang statement tungkol sa tiyanak. Sana all may bakuna. Sana maulit muli. Sana all ligtas. So, puputuli ko muna dito. May interview pa tayo. Sana! Sa inyo mga ka-loads, ang pagpapatuloy ng ating vlog. Kung naniniwala ang aking partner sa tiyanak, ano masasabi niya dito? Hello, partner! Abala ka lang saglit. Naniniwala ka ba sa tiyanak? Ano masasabi mo rito? Tiyanak yan. Sa Philippine folk story yan eh. Ito nila lang na halimaw na nagaan yung bata. Okay. Para makapiktima siya ng mga tao. Especially pag yung estilo nito, nililigaw nito yung mga tao na nasa kagubatan para
hindi makalabas. Kasi bata nga eh. Naglalaroan niya. Pero sabi naman sa tanda, dapat tatsana ka, magbabalik na rin ng damit. Para makawala ka sa pamilya ng ito. Tatsana. Okay. Saka ang isa pang history ng tatsana kaya yan eh, galing sa mga namatay na sanggol. Usually ang kadahilanan ay mga ipinalaglag ng mga ina nila. Hmm. Yan. Ngayon eh, ang tatanungin mo kung naniniwala ko, eh hindi kasi hindi pa ako nakita. Saka ayaw ako makakita. Pero kung yan man eh totoo, yan eh ang dahilan dyan eh sigurado dahil dun sa mga ipinalaglag na bata. Okay. Gawa ng mga alam mo, yung mga kabataan kasi ngayon, yan, mapuputok yung mag-girlfriend, mag-boyfriend. Eh gagawa ng kabalastugan. Pag nabuntes, hindi naman pala kayang panagutan. Papalaglag. Ayun, ipalalaglag nila. Okay. Kaya sila yan ay maturing na kriminal yung mga yan. Lalo na yung mga take note, yung mga doktor, at yung midwife na nag-abortion ng bata, yung mga yan kriminal, diretso impyerno yung mga yan. Okay. Yun lang yung masabi ko. Oh, walang kalaban-laban yung bata? Oo, lalo na yung mga ano, yung sa mga kababaya, yung mag-boyfriend, mag-girlfriend na yan, bago kayo gumawa ng kabalastugan at kung hindi nyo naman kayang panagutan, huwag nyo nang gawin. Magtinuna lang kayo kasi criminal kayo pag ginawa nyo yan, nagpabalaglag kayo ng anak nyo, hindi nyo naman pala kayang panagutan, eh diretso kayo impyerno. Okay, salamat sa'yo. Okay, so ayan mga kalods, napakinggan natin ang kanyang magandang mensahe tungkol sa tiyanak. So, puputulin. Isa pong mapagpalang araw sa inyo mga kalods. Sana'y nagustuhan ninyo ang Muntikong Vlog. Leave ka naman ng comment sa ibaba. Well, katulad ng dati, bago ko tapusin ang video ito, ay babatiin ko muna ang sumusunod. Shoutout sa iyo, partner Jose Oclaret. Shoutout sa habulin ng transgender sa UK na si Francis Sapanta. Shoutout kay paring Bert Lakbayo. At shoutout kay Ati Albian Karaig. Sa gusto pong mapa-shoutout, isulat nyo din sa comment section at ibobroadcast natin yan sa next vlog ko. Muli, ito po ang abanyong lingkod, si Nabs, na nagsasabing, hindi lahat ng maamong muka ay malaanghel. Minsan, demonyo din. Hanggang sa muli, babuh!